Hunter x Hunter episode 47. Mama, anong iniisip nyo? Tignan mo yung dalawa doon. Huh? Sa inaraw-araw na lang na ginawa ng Diyos, tumatayo sila dyan. Ano kaya ang dahilan? Siguro, yun ang isang bagay na hindi po talaga natin kaya maintindihan. Akala ko'y hindi na siya magbabago mula nung umalis siya dito sa isla. Sa tingin ko'y tumanda na siya kahit papano. Siguro nga. Siya nga pala, Mama. Marami pa tayong kailangan asikasuin sa pagbubukas ng kainan. Oo nga pala. Oras na para sa hapunan. Apo! Ay, sumasagot nga, hindi naman pumupunta. Gon, Kilua, kapag tinatawag ko kayo, anong... Kumain na tayo. Ano bang ginagawa niyo sa mga gamit na yan? Nangungulekta lang impormasyon! Ha? Huh? Gusto niyo malaman ang tungkol sa kanyang ama? Ito ang aming proyekto habang nandito kami sa bahay. At ako kanyang assistant. Ito magiging una kong trabaho bilang hunter. Ano? Pwede ko na ba ito ikabit? Nakikinig ba kayo, Tia Mito? Hindi kita narinig. Ha? Hindi ka niya pinapansin, Gon. Huwag ka naman ganyan. Hindi sa hindi ko sa pinapansin. Sigurado ka? Sigurado. Siya nga pala, Tia Mito. Ha? Huh? Anong ginagawa mo dito? Akong hindi niya pinapansin. Sabi ko, makahaponan na. Kung ayaw niyong bumaba, pipilisin ko kayo. Hindi niyo dapat pinaghihintay ang pagkain sa mesa. Tayo na! Marami pong salamat sa pagkain! Mabuti na ubos nyo. Paano, Gon? Babalik ako na yung trabaho ang iniwan natin. Magugas na muna ako. Hindi nyo na pwedeng gawin yun. Sa umaga nyo na ituloy ang inyong trabaho. Ha? Hindi dapat nasisira ang konsentrasyon nyo sa inyong ginagawa. Mas maganda sa umaga nyo na ituloy kaysa pilitin nyo gumawa sa gabi. Hindi naman mawawala yung datos na kinolekta nyo, hindi ba? Delikado palang magpuyat dito. Pero dapat sumunod tayo kay Tia Mito para hindi siya magkaroon ng wrinkles. Kapag umaabot pa naman sa ganyan edad ang mga babae, madali nang umiinit ang ulo. Kilua! Paano? Handa ka na higan! Wala kang pakialam kung ilang taon na ako. Isa, dalawa, tatlo. Ano binibilang mo dyan? Nakakatawa talaga yung si Kilua. Oto! Pero, hindi kaya nag-aalala na ang mga magulang niya? Nag-aalala rin. Pero sa tingin ko naman malaki ang tiwala sa kanya ng mga tao sa kanila. Kaya siya pinapayagan. Gon? Ano po yun? Hanggang kailan ka titigil dito? Siguro mahigit isang buwan. Pagkatapos nun, hahanapin mo na ba si Jin? Mm-hmm. Ano po yan? Ipinatago niya sa akin yan. Ang sabi niya, ibibigay ko sa ito kapag isa ka ng hunter. Para sa akin? Ito? Sasabihin ko na. Ang lahat ng nalalaman ko tungkol kay Jin. Sige, Lola. Tuloy na kami. Bumalik ka na kayo! Ang pinakamatagal kong naalala sa kanya ay sinusundan ko siya. Sumusunod ako sa kanyang likuran habang siya'y papalayo. Mga 3 taon ako noon. Kapag naisip ko yun ngayon, likuran lang niya ang naaalala ko. Nung kumuha si Jin ng pagsusulit, kapareho mo lang siya, 12 taon. Taglagas nung panahong yun. Nagiging hunter? Oo! Oh! Kung ano, naalis ka na dito? Oo! Oh! Bakit? Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit! Dahil meron akong gusto makamit. Gusto makamit? Oo.
Sabihin mo naman sa akin kung ano yun. Sim! Sim! Sandali lang! Gusto kong makamit. Tia Mito, ano ba talagang gusto ng aking ama? Maraming beses kong itinanong sa kanya yon, pero hindi niya talaga sinabi sa akin kung ano. Talaga? Pagkatapos nun, nagsimula na kami magtalo. Hindi naman kayo nagtatalo, nagsisigawan lang kayong dalawa. Nagkaroon ka rin ng pagkakataong sabihin sa kanya. Opo. Matapos siyang umalis sa lugar na ito, matagal na panahon kami hindi nakita. 10 taon din ang lumipas bago siya bumalik. Noon kinunan yung larawan sa kainan. Sabay pinakasalan niyang aking kapatid. Kahit masaya na siya sa responsibilidad ng isang may asawa, umalis siyang muli at inabot din ng maraming buwan bago siya nakabalik dito. At ang huli niyang pag-alis dito ay nung pagkatapos na ng paglalamay. Paglalamay? Ng aking kapatid. Lumapit sa akin si Jin, karga-karga kanya nung ikaw ay isang sanggol pa lamang. Ang sabi niya ay, mawawala ako sandali, pwede niyo ba siyang alagaan? Sinabi niya rin na huwag niyo na akong tanungin kung bakit. Sasabihin ko sanang ayos lang pero... Nasisiraan ka naman ang bait? Nasigawan siya ng tiyan ito mo. Mama? Ang akala ko tuloy magpupuntahan sa bahay ang lahat ng tao dito sa isla. Umalis si Jin na wala man lang sinasabi. Umiiyak si Tia Mito mo habang sinisigawan si Jin na ang sabi huwag ka nang magpapakita sa islang ito. Madrama, hindi ba? Mama, itigil nyo na nga yan. Bakit naman? Dahil katatapos lang ng burad ng kapatid ko noon. Ginagawa niyo akong katawa-tawa. Pero alam mo naman na, oo, kumukulo na. Sige na nga. Hindi niya kayang alagaan ang kanyang anak, kaya ipinalipat ko sa akin ang karapatan sa batang yun. Kung hindi ako nagkakamalin, ikwento ko na sa iyo ang tungkol dito, hindi ba? Opo. Si Jin, ang mga bagay lang na nakikita niya ay kung anong gusto niyang makita. Hindi siya interesado sa ibang bagay. Sa madaling salita, makasarili siya, hindi talaga siya nagbago. Hindi naman sa ganon. Totoo po yun. Meron akong alam na katangi ang yang si Jin na tangi sa kanya mo lang makikita. Yun ang aking pananaw. Ang gusto niya makamit? Ikaw, meron ka rin bang gustong makamit? Ha? Wala ka pa rin sinasabi sa akin hanggang ngayon. Wala pa kasi akong naiisip eh. Kaya wala pa akong masabi sa inyo. Kaya, aalis muna kaming dalawa ni Kiluwa sandali at maglalakbay kahit saan. Baka sakaling sa gagawin namin ay makita ko kung anong gusto kong mangyari sa aking buhay. Dahil sa Hunter exam, nakilala ko si Kiluwa. Naranasan ko mga bagay na hindi man lang sumagi sa akin pag-iisip. Marami akong gustong malaman sa mundong ito at marami rin akong gustong masubukan. Naku, Gon. Hindi ko may pagkakaila na anak ka nga talaga ni Jin. Ito yung iniwan ni Jin bago siya umalis dito para sa iyo daw ito. Ang kahong yan! Ilang beses na kayang itinapon ang tiyan nito mo yan? Dahil tuwing tinatapon ko ang kahong yan, merong isang taong pumupulot hindi ko alam kung sino. Kung talagang gusto mong mawala ang kahong yan, hindi mo itatapon sa madaling makita. At ganun nga ang nangyari. Oo, parang hindi ko nakilala ang iyong mama. Wala siyang iniwan na kahit ano dito sa aming bahay. Kundi ang kahong yan, at ikaw, Gon. Jin? 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 Tama, mas maganda yung pakinggan. Mas bagay na tawag yun. Tia Mito, kwentahan niyo ako! Tungkol kay Jin, nung bata pa siya! Teka, nakakatawa po ba ang pagkakabanggit ko? Akala ko mas magandang pakinggan pag tinawag ko siya sa pangalan niya. Hindi. Hindi sa pagkakabanggit mo. Gusto mo ba talagang maririnig ang kwento tungkol kay Jin? Opo! Sandali lang. Palagi ko siyang niyayayang maglaro pero sa tuwing hahanapin ko siya, hindi ko na siya nakikita. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka nananalo sa inyong paglalaro. Ma, naalala niyo rin po ba ang lahat ng yun? Nung isang beses, hinanap niya si Jin sa bundok at hindi na siya makabalik. Nalaman lang namin yung nung bumalik si Jin na nag-iisa, kinabahan tuloy ang lahat ng tao sa lugar na ito. Sa tuwing mangyayari yun, ang lahat ng tao sa bayang ito ay pupunta sa bundok para maghanap. Pero kahit saan siya magpunta ay si Jin lang ang nakakahanap sa kanya.
Maraming beses nang nangyari yon, kaya minsan ay nag-uusap kami, baka naglolokohan lang sila. Ano? Hindi ko yata narinig yon. Bakit naman ako makikipaglokohan sa kanya? Pero anak, ang lugar na lagi yung pinagtatagon ay yung mahirap makita. Nagtatago ka nga kaya talaga nun? Ano pa nga ba? Meron pang isang pangyayari nun. Nung si Jin at si Nito ay nakasakay sa isang bangka. Nung una, hindi masabi ni Jin na nararamdaman niyang masama ang panahon. Pero siguradong hindi siya ang tipo na makikinig sa ganon. Wala yata akong naaalalang ganon. Hindi talaga madaling magbago ang ugali. Ano sabi mo? Ano nangyari pagkatapos? Gaya ng sinabi ni Jin, lumakas ang tubig at tinangay ang kanilang bangka. Nito! Totoo nga ba ang sinabi ni Mama? Ha? Jin? Ah, ganun pala! Meron ba nabanggit si Tia Mito tungkol sa laganak na naroroonan ng iyong ama? Ha? Wala eh. Kung ganun, wala tayo ibang pagsisimula kundi ang kahon na yun. Pero natutuwa ako dahil marami akong nalaman tungkol kay Jin. Ito ang unang beses na nagsalita siya tungkol sa aking ama. Si Jin ha? Ano yung ginawa mo? Ginawa? Sa kahon! Ayun ba? Dinala ko yung kagabi sa aking kwarto. Kaya lang pinatulog na ako ni Tia Mito tapos kinuha niya yung kahon. Masyado niya namang pinalalaki yung usapan tungkol doon sa kahon. Hindi ba para sa'yo yung kahon na yun? Kaya ikaw may karapatan doon. Tama ka. Sa tingin ko, ha? Tinitingnan ko si Tia Mito doon sa bar kagabi. Sa palagay ko, meron ding halaga para sa kanya ang kahon na iniwan ng aking ama. Kaya mas mabuti pa sigurong hintayin ko na lang na ibigay niya sa akin yung kahon na yun. Oras na para mag-almusal! Sayang! Sana nandun din ako para narinig yung kwento tungkol kay Tia Mito! Nakakatawa talaga! Ha? Anong problema? Kiluwa! Tingnan mo! Ang kahon! Nakita rin kita. Mito. Nakita rin kita. Paano? Umuwi na tayo. Ito nga yung kahon. Paano natin bubuksan? Tignan mo, oh. Wala siyang bukasan. Paano ngayon? Ah? Wala talaga. Hmm? O ano? Gusto mo, subukan natin pwersahin. Bahala ka. Hindi ko kaya. Hindi tabas-tabas ng kahon. Ordinary lang yan. Sigurado mabubuksan ko kahit naka-welding pa yan. Di ba 12 tonelada ang kaya mo itulak? Hindi ko alam kung anong nasa loob nito. Hindi ko siya kayang buksan. Di naman tumutunog. Oo nga. Kung siya'y naging hunter. Ha? Tama! May naisip ako! At hindi ba natin nasusubukan yun, Gon? Ha? Hindi ba't merong isang bagay na wala sa'yo hanggat hindi ka pa nagiging hunter? Ah! Tama ka! Ang hunter card!
Wala siyang papasukan eh. Hindi yan! Mali ka! Ibig sabihin lang, Nen. Ha? Ah. Ang nasa loob ng kahon ay isa pang kahon? Isa lang itong ordinaryong bakal. Wala namang marka ng welding o kung anong pandikit. Gon, tignan mo. Naalala mo yan? Ang disenyo. Tama nga, ang kanyang disenyo ay katulad ng pagkakatali ng sinulid na nilagay ni Ganoong Wing. Oo, oh, ang sabi niya sa'yo, mapuputo lang ang sinulid sa'yong daliri kapag gumamit ka na ng Nen. Mukhang Nen nilang pinagmula ng kapangyarihan ginamit dyan para mabuo kahon. Oo nga. Ano, hindi pa mabuksan? Teka lang. Ayun, may nakita na ako! Ha-ha! Ayos na! Ha? Sing-sing, tape, at... ROM card? Tingnan mo, meron na lang nakasulat sa likod. Huwag mo masyado yung susot ang sing-sing na to. Ang ibig mo sabihin, meron din binabalak na masama sa akin si Jean? Malay mo, hindi natin alam! Unahin na lang natin pakinggan ng tape. Mabuti pa siguro. At saka, maganda ka na rin ang pangkopya. Ha? Para makasiguro tayo. Kumusta, Gon? Kung ganun ay naging hunter ka na rin pala. May isang bagay lang akong hihilingin. Gusto mo ba ako makita? Ha? Kung gusto mo ako makita, ipagpatuloy mo ang tape. Kung hindi ka naman interesado, pindutin mo stop na buton. Ang ibig mo sabihin ay oo. Tatanungin kita ulit. Handa ka na ba? Kung intention mo ay gusto ko siya makita, kung kaya ko, hinto mo na lang to. Bibigyan kita ng isang minuto. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko, determinado ka. Ay nako, uulitin ko naman ang paglalaba. Kung ganun, gusto mo pala ako makita. Pero ako baliktad. Ayaw ko. Ha? Paprangkahin na kita. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko pag nagkita na tayo. Alam mo, sumuko na ako sa pagiging ama kahit hindi ko pa nasusubukan. Wala akong kwenta. Kapag naging hunter ang isang tao, ibig sabihin, makasarili siya. Iiwanan ang lahat makamit lamang gusto niya. Hindi rin pinapansin ang nararamdaman ng mga tao sa kanyang paligid. Siguro mga 10 taon na rin nakalipas mula nang nirecord ko ang mga salitan to. Hindi ba't masyado na rin matagal? Pero isang bagay ang hindi nagbabago sa akin. Kung ano ako nun, ganun pa rin ako ngayon. Naliliwalay naman ako. Pero kung gusto mo talaga akong makita, hanapin mo ko. Pero gaya na sinabi ko kanina, ayaw kita makita. Kapag nararamdaman kong papalapit ka na, lalayo na ako. Bakit hindi mo ako habulin? Hindi ba't isa ka lang, Hunter? Ibang klase. Mukhang magpapahirapan kayo ng ama mo bago kayo makita. Sandali lang! Huh? Nandiyan pa rin si Jean. Sigurado yan. Munti ko na makalimutan. Sa tape na to, nakarecord din ang boses ng iyong ina. Itulungan natitira. Kung gusto mong marinig, ipagpatuloy mo. Kung hindi naman. Sigurado ka? Oo. Pero hindi mo na naalala ang boses ng iyong ina. Ayos lang yun. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo,
Si Tia Mito na ang aking naging ina. Ayos.